As of 4 in the morning ay huling namataan ang sentro nitong si Tropical Storm Paeng sa layong 85 kilometers west-northwest of Iba, Zambales. So sa ngayon po ay nasa may West Philippine Sea na ito. As for the Tropical Depression outside the PAR, posible itong pumasok ng Area of Responsibility Monday ng umaga at ito ay papangalanan natin na Queenie. Again, ito yung magiging panglabimpitong bagyo ngayong 2022 at panglima naman for October. Happy Sunday po sa ating lahat. Patuloy na humina itong si Bagyong Paeng at sa ngayon po ay tropical storm na habang minomonitor natin ang isa pang panibagong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 4 in the morning ay huling namataan ang sentro nitong si Tropical Storm Paeng sa layong 85 kilometers west-northwest of Iba, Zambales. So sa ngayon po ay nasa may West Philippine Sea na ito. From 95 kilometers per hour kahapon, bahagyang humina ito into 85 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso hanggang 105 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos west-northwest at may kabilisan 30 kilometers per hour. Yung malawak na sirkulasyon, itong si Tropical Storm Paeng ay nagpapaulan pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, and Zamboanga Peninsula kahit nakapunta na ito dito sa may Katubigan. Samantala, patuloy nating monitor ang isa pang bagyo dito sa may Pacific Ocean sa labas ng ating Area of Responsibility. Tropical Depression or relatively mahinang bagyo po ito na nasa higit 1,300 kilometers silangan ng Mindanao. So wala pa siyang direct effects sa ating bansa pero patuloy nating monitor dahil posibleng by tomorrow ay pumasok na rin ito ng ating PAR at papangalanan natin na Queenie or ito yung magiging panglabingpito na bagyo na papasok ng ating PAR at pasok pa rin sa mga bagyo po sa buwan ng October, panglima po ito. Ito naman yung limang landfall scenario or mga landfall pagtama sa kalupaan nitong si Bagyong Paeng. Nagkaroon tayo ng limang landfall. Kahapon, una po ay dito sa may Vera Catanduanes, 1:10 in the morning. Pangalawa naman ay sa Caramoan, Camarines Sur, 1:40 in the morning. Sinundan sa Buena Vista, Quezon at around 6 a.m. Nagkaroon ng pang-apat na landfall sa Santa Cruz, Marinduque, 8:40 a.m. At pagsapit ng hapon, nagkaroon ng panglimang landfall at huling landfall na dito sa Sariaya, Quezon, 1:40 p.m. So sa hapon po hanggang sa gabi, naging north-northwest yung pagbagtas nung sentro nitong si Bagyong Paeng. So dumaan siya sa malaking parte po ng Calabarzon, dito sa Quezon, Laguna, and even dito sa may Cavite. Tumawid ng Laguna, di ba eh? Then dito sa may silangang parte po ng Metro Manila, gumilid dito sa may Metro Manila itong si Bagyong Paeng, dumaan ng Bulacan, Pampanga, northern portion ng Pampanga, hanggang sa nakarating po ng southern portion ng Tarlac at dito po sa may northern portion of Zambales. And as of 2 in the morning, ay nasa vicinity na ito ng bayan ng Masinloc sa Zambales hanggang sa nakalabas na po ng West Philippine Sea sa ating kalupaan pa rin sa loob ng PAR. Ito naman yung latest track ng pag-asa po regarding dito kay Bagyong Paeng. So kung mapapansin po nila, malawak pa rin yung sirkulasyon nung malalakas po na hangin itong si Bagyong Paeng. Affected pa rin ang malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon po, tropical storm ito at as of 2 in the morning po yan. Pero ngayong umaga, mananatili itong unti-unting lalayo na sa ating kalupaan dito sa may West Philippine Sea. Westward or pakaliwa po yung movement nito. Posible pang lumakas muli as a severe tropical storm habang bumabalik po dito sa Katubigan. At base na rin sa ating latest track, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or hapon. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 dito sa ilang parte ng Luzon, kabilang ng Pangasinan, La Union, southern portion of Ilocos Sur, gayon din sa Benguet, Tarlac, Zambales, western portion of Bataan, western portion of Pampanga, at dito rin po sa northwestern portion of Nueva Ecija. Dito sa may merong signal number 2, asahan pa rin po ngayong umaga ang mga pagbugso ng hangin na bahagyang malakas. Meron din mga gustiness or mga pagbugso ng hangin doon sa mga merong signal number 1. Maraming lugar pa rin po dito sa Luzon, kabilang na ang buong Cagayan, including Babuyan Islands, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ganyan din ang Apayao, Kalinga, Ifugao, and Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, signal number 1 na po, rest of Ilocos Sur, ganyan din ang buong Aurora, rest of Nueva Ecija, rest of Pampanga, buong Bulacan at natitirang bahagi ng Bataan. Signal number 1 din po dito sa Metro Manila, ganyan din sa Laguna, Rizal, Batangas, Cavite,
Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Marinduque, signal number 1 na lang po, northwestern portion of Romblon, buong Occidental Mindoro, including Lubang Islands at Oriental Mindoro, signal number 1 na lang din, gayon din sa Calamian Islands, Camarines Norte, at northwestern portion of Camarines Sur. Inuulit natin, westward or pakaliwa ang track nitong sipaeng sa susunod na 12 oras at patuloy na lalayo sa ating bansa. Pagsapit naman mamayang hapon, magsisimulang humilaga or northwestward ang pagkilos nito hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or hapon. As for the tropical depression outside the PAR, posible itong pumasok ng Area of Responsibility Monday ng umaga at ito ay papangalanan natin na Queenie. Again, ito yung magiging panglabimpitong bagyo ngayong 2022 at panglima naman for October. Umaga itong papasok, so possible na meron tayong dalawang bagyo sa loob ng PAR sa sandaling panahon. And then, itong tropical depression, pag naging Queenie na, yung general movement niya ay west-northwest, tinutumbok or lumalapit dito sa parting Eastern Visayas. Pero dahil dun sa less conducive or hindi masyadong favorable na environments, knowing ito yung lugar po na dinaanan itong si Bagyong Paeng, nagkaroon ng paghigop ng moisture, so nabawasan na yung moisture dito. Pero mainit pa rin, yun nga lang po, posible itong humina as a remnant low pressure na tinatawag bago siya tumama sa kalupaan ng Eastern Visayas. Nonetheless, asahan pa rin ang mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, and even parts of Bicol Region pagsapit ng Wednesday, isang araw matapos ang undas.